Love is courage? What are you trying to tell me, G? I'm not a perfect mom, Sophie, but I'm trying. I mean, I want to be happy too. But if that happiness would mean na magagalit lang sa akin ang anak ko, I would choose my son over my own happiness. If he's really that serious with you, then maybe invite him to the house again. Are you sure? Unless natatakot siya. Love is indeed a scary thing. But maybe, minsan, ang true test of love is how much you are willing to adjust for the person you love. There you go. Anak, come, let's see. Sabi ni Raki, favorite mo raw ang chicken na laking. At lahat ng food na may cream. So, favorite mo rin ang carbonara. Sige, matikman nga itong niluto mo, Sam. Thank you. Why don't we let Harry do the taste test? This is not gonna work. Sorry, Sam, Raki. Pwede ba doon muna ako sa room? I'm sorry, Sam. Easy to say, pero no matter how much you love a person, mahirap din naman gawin, di ba? Courage, please give me strength. Give me courage na harapin si Ann Reyes. Kung sino man siya kay tatay, sana ready ako na tanggapin siya. Isa ka dito at wala ka doon sa tambayan nyo nila, Junalyn. Wala lang po, Teacher Ninang. Wala. Wala talaga? Alam ko na. Iniisip mo yung pagpunta natin sa kapatid ni Ann Reyes, no? Teacher Ninang. I'm scared. Pero hindi dapat kasi love is courage, 'di ba? Oo. Kung tunay ka nagmamahal, dapat maging matapang ka. If I truly love Tatay, hindi ako dapat matakot kung ano mang reason kung bakit niya gusto ipahanap si Ann Reyes. Ganito na lang isipin mo, Sophie. Ginagawa mo ito para sa tatay mo. And sigurado ako na wala namang iniisip ang tatay mo kung hindi ang kabutihan mo. Oh, di ba? Perfect. Dapat
talaga, may sweldo na ako dito. Eh. Lagi mo lang akong ginagawang assistant. Assistant? Bigyan mo nga yan ng sweldo. Isaw. Isaw pa rin? Palagi naman pa-isaw si Rene, oh. Ito, oh. Yan. Alam mo naman, hindi sa akin napupunta, di ba? Sa kapatid ko, yung lakas-lakas kumain nun. Tsaka, uy, maya-maya pala uwi na rin ako, ha? Alam niyo nang pagwala si tatay sa bahay, ano gabati sa kapatid ko? Ulirang anak at kapatid ang drama. Nanay. Naks naman. Anak. Tay, nandito si nanay. Sa house niya. Kaya pala hindi ko siya nakikita. Wala na bang ibang ulam? Sinigang lang? Miley. Sa bagay. Hindi nga tayo nakapagbayad ng groceries last time eh. So, what do I expect? Gosh, that was so humiliating. Miley, kung ayaw mo kumain, huwag kang kumain. Go to your room! Santi, pabalikin mo ang anak mo. Magugutom yun. Hiyaw mo siya! Wala akong pakialam. Hiyaw mo siya magutom. Dapat intindihin mo ang anak natin. Eh, totoo namang humiliating, ah. Na mag-grocery ka tapos wala kang pambayad sa mga pinamili mo? Tama na. Tapos na eh. Kung tutusin, Lucy, kasalanan mo to eh. Kung di ka nagbigay ng pera kay Sophie, hindi siya makakapag-file ng petition to change her guardian. She wouldn't be able to file a staffa case against me. Hindi sana magsusunod-sunod lahat na kamalasan ko dito sa buhay. Ako bang malas? You started it. Sino ba nagpakalalong sa kasino? That was the root of all our problems. Enough! I gave Sophie her money dahil pera niya yon. Hindi yun sa'yo, Santi. Hindi sa akin. Dapat nung una pa lang, hindi ako pumayag na umasa tayo sa pera. I said enough! Help! Oh, kain ka na. Baka magutom ka. Oh, tapos na ba yung drama sa baba? Eh, malis na si Sir. Ang mami mo andun na sa room niya. Oh, hindi ka ba kakain? I'll go out na lang. Hang out with friends. Miley, dito ka na lang. Baka kumapano ka pa sa labas eh. Sino ba naman makakatagal sa bahay na to? Go ahead. Salamat. Don't worry. I understand. Alam ang gagawin ko sa pagbabalik ng asawa ko. Sus, aminin mo na kasing mahal mo. Yun lang yun. Inamin ko na, matagal na. Ang hirap lang talaga lunukin ng fried chicken. Alam mo, pagmamahal lang ang katapat ng pride. Pag mahal mo ang isang tao, susuko mo yung mga pride na yan. Yun. Naman, oh. Pare, sa totoo lang, oh. Yung totoo lang, hindi nyo ba ako pakantsawang tanga kapag tinanggap ko pa ulit si Mrs.? Hindi. Hindi. Tangang hindi. Tanga. Siya lang yun. Hindi ako sabi mo nga. Hindi ba rin yun. Seryosa. Ang hirap sa inyo eh. Hindi, ganyan to. Hindi. No, seryosa pare ko. Ito, sa edad kong ito,
ang pinakamahalaga na pinakanatutuhan ko sa buhay. Walang sino mang may karapatan na humusga sa buhay ng isang tao dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Kaya wala kaming karapatan na husgahan kung ano ang maaari mong maging desisyon o para sa kaligayahan mo. Makinig ka kay Paring Joe. Yun, tama yun. Sa bagay. Pero alam niyo, kasalanan ko rin yata eh. Nabuntis ko kasi siya, kaya niya ako pinakasalan. Pero umaasa ako isang araw na sana maisip niya kung gaano ko siya kamahal. At pag dumating yung araw na yon, mamahalin niya na rin ako ng totoo. Marunong pa rin magsiriso itong umpare natin, ba? Love, Ben! Sino mo yan? Let's drink to that! Yes! Para kay Paring Daddy Boy! Ang tagal din wala ng nanay ni Rene, no? Grabe, ilang years na yun. Wait, saan ba talaga nagpunta yung nanay ni Rene? Sophie, hirap kasi magkwento eh. Parang pinag-chichismisan na natin si Rene. Bakit di mo kaya tanong mismo Sophie kay Rene yan? Totoo kasi niyan. Alam namin yung storya tungkol sa nanay niya. Pero hindi talaga namin alam kung anong nasa loob niya tungkol sa nanay at tatay niya. I guess, you'll never know kung anong nasa loob ng isang tao. Unless magsalita siya kung ano yung true feelings niya. Pero, if you don't have the courage to speak, hindi mo talaga malalaman what's within each one of us. To say thank you kanina. Wala naman ang ginawa. Kung hinayaan mong mag-dinner si Sambudas, that was enough. Hindi naman ako sumabay sa inyo sa dinner. I was okay. At least hindi ka nag-walk out. I realize kasi, bata lang nag-walk out. At hindi na bata ang anak ko. Kaya ba binagyan mo ng chance si Sam? No. Ayoko lang umiyak si Sophie. Ako iusap siya na bigyan yung chance yung suitor mo. So I should thank Sophie. Son, could you please tell me kung bakit ayaw mo sa mga suitors ko? Hindi sa ayaw. I just want to protect you, Raki. Ayaw ko masaktan ka. Protect me? O dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako mapatawad sa isang mistake na nagawa ko. Yung ma-inlove sa daddy mo. Teka. Bye. Ito na, si Rene. Yan na, sige na. Ayan, ayan na. Ito. Maraming salamat. Oo, sige, sige. Thank you po, Mang Jo. Ano? Tatay naman kasi, inom ng inom, mandali mo namang malasing. Anak, hindi ako lasing. Naman. Meron bang umaamin na lasing siya? Ay naku, paano lang kayo kung walang lovely daughter ninyo? Paano sino nga akay sa inyo pa uwi? Kaya nga, lagi ko nga sinasabi sa mga kumpare ko na swerte ako. Kasi ikaw ang anak ko. Hindi naman eh. Uwi na nga. Ando na naman itong utuin mo na naman ako. Hindi. Sinasabi ko na sa'yo.
Nay. Alam mo sa lang ni Beba ang bibili ninyo, ha? Malapit lang yun, dalawang kanto. Baka naman abuti ka na naman ng 10 years bago makauwi. O gusto nyo, ihatid ko na kayo para hindi kayo maligaw pabalik. Anak, uuwi ako. Malaman yan. Ang mabuti pa eh, samahan ko na ang nanay mo. Buti pa na. Ayan, sinasabi eh. Inako. Uy, Sophie! Aaga mo ah. Ikaw rin kaya maaga. Uy. Ate, you have biscuits. Naku, maaga lang ako nakapag-ayos ngayon dahil wala akong inasikaso. For the first time, hindi ako naghanda ng almusal, nagplansya ng damit, or nagligpit ng hinigaan. Naku, kung anik-anik pa. Nanay mo ba yun? Sarap pala naman nanay sa bahay, naman nag-aasikaso sa'yo. Yeah. Alam mo, I remember, nung buhay pa si nanay, every day, excited ako magising. Kasi alam ko, pagising ko may breakfast. Tapos, may surprise ako when I do something good. Ay, naku, na-surprisein ako dyan. Akala ko hindi nauuwi. Ha? Huh? I always thought dyan lang siya sa bahay niyo. Naku, hindi. Dun sa kabilang bahay. Ewan ko kung saan. What do you mean? Iniwan niya kasi si tatay. Not just once, but twice. Hindi nga kasi mahal. Eh, nagkataong nabuo ako. Kaya, napilito siya magpakasal kay tatay. Hindi ka ba nagalit sa nanay mo? Anong hindi? Nagalit ako, no? Lalo na nung iwan niya si Bebang na anak niya sa ibang lalaki kay tatay. What? Hindi anak ng tatay mo si Bebang? Anak na rin. Ano ba naman yung pamilya? Wala naman sa dugo yan, di ba? Tsaka sabi ni tatay, imbis na mapunta siya sa iba, laga na rin namin. Total, anak naman siya ni nanay. You know what? I really admire your tatay. Alam mo, tinatawag na siyang tanga ng mga tao dito. Pero buti na lang todo support yung mga barkada niya sa kanya. Yan si Mang Emong, tsaka si Mang Joe. Alam mo, kaya ako lagi nagsisimba. Pinagdadasal ko na sana umuwi na si nanay. Para masaya na rin si tatay. Eh, ayun, ginrant ni God yung wish ko. Ewan ko ba kung tinetest ako ni God or ano? Pero okay na rin yun. At least masaya na si tatay. Aww. You really love your tatay, no? Yung nanay ko rin, no? Pinagdadasal ko nga na huwag na sana siyang umalis ulit, eh. God answers our prayers naman, di ba? Minsan, hindi lang sa way na na-expect natin. Ay, nako, misteryoso talaga yan si God. Ang hirap intindihin. Naku, tama na nga. Ang aga-aga, drama-drama natin. Sige na. Naku, mamaya maapekto pa yung buong araw natin. Ate Sophie, tara na. Bye. Sige na, Rene. See you. Sabi ni G, ang true love, hindi dapat kinakatakutan. What Rene and his dad showed me was true courage. Dahil nagmamahal ka, kaya mong tanggapin even the most painful truth. Even the biggest mistakes. But sometimes, I wonder, hanggang saan ang kaya mong tanggapin for love? Ito na ba ang sagot mo sa akin, G? I asked you na bigyan ako ng courage. And you let me see yung story ni Rene. But, is this enough na? Enough na ba tong naipong courage ko to meet Anne Reyes and learn about her and tatay's past? Anne Reyes. Tatay? At least, malapit ko na siyang makita. Sa weekend, I'll be able to know the answers to my questions. Ready or not, kailangan ko na siyang harapin. Ito na bang right moment, G? Am I ready to meet Anne Reyes na ba talaga? I trust you, G. Uy!
OhMyG, sino yun? Sino yun? Oh! Sorry, Ate Sophie, ah. May ingay ba ako? Bakit ka dyan natutulog sa sahig? May lumalabas kasing lamig sa ilalim ng pintuan. Ang presko. Para may aircon. Subukan mo, Ate Sophie. Dito ka na nga lang sa loob. Talaga? Mm-hmm. Yay! Come na. Both lawyers, Panero. Alam naman natin na kapag hindi nagsabi ng totoo yung kliyente, kahit na anong paghahanda natin, eh makakahanap pa rin ng butas yung kabilang kampo. Andun na ako, Panero. Pero hindi natin maaaring baguhin ang sitwasyon. Malaki ang epekto sa pagkawala sa firm natin ang kliyente mo. So what do you want me to do? I just want you to lie low for the moment. I still be your lawyer. Tapusin natin ang kaso mo. No, you can't do this to me. You know for a fact na ikaw ang dahilan kung bakit ako nalulun sa sugal in the first place. Hindi na tayo mga bata, Panero. Ikaw mismo nagdesisyon para sa sarili mo, hindi ako. Dusty, anong chapter for review ulit yun? Chapter 8. Ay nako, be sure to read the footnotes. Alam mo naman ang history teacher natin, ang hobby. Kumuha ng test questions, hindi sa main text, kundi sa footnotes. Eh, di basahin ang footnotes. Bunga ako ng pagkakamali. Aninong nagtatago, nakatago sa dilim. Paano itutuwid ang mga baluktot? Kung pagkatao mo, ay hindi mahanap. Bestie, review mode tayo, diba? Hmm. Yeah. Ano ba kasi ang tinitignan mo sa phone? Are you researching ba? Or maybe nag-text na naman si Mystery Poet. To Mystery Poet, someone told me, love is courage daw. Sometimes, ang love, hindi lang for others, pero para rin sa self. If you love yourself, you should also have the courage to accept who you are and the courage to reveal yourself para hindi ka na nakatago, nagtatago sa dilim.